So ano lang yung pwede mong aminin sa amin dito na ipinagawa ni Aiko Melendez or ipina-enhance niya? Aminado ako, medyo madami tayong in-enhance yan. Half of my life, I've been doing it for other people eh. Laging, kailangan ko maging maganda kasi yung jowa ko, maganda ang katawan. Mm-mm. So yung si Luzan, sa pagitan ninyo ni Congressman Jay Kong Kun, bakit hindi pa siya kasal? Dapat ko ba ginagawa para sa kanya? Dapat para sa sarili ko. Dapat maging tamad ka para magustuhan ka ng iba? Sana huwag ganun kasi buhay ng tao natin ang pinag-uusapan dito. Minsan ang mga bata may mga inggit na bakit sila kumpleto, kami hindi? Lahat ng sakit para sa dalawang anak ko, hindi batayan ang pagiging kumpleto ng isang pamilya para mapasayo ko yung dalawang anak ko. Tiniis ko lahat ng sakit. Ako, andito po ako ngayon, medyo nag-iiba po yung aking studio dahil hindi naman po sa akin ito. Special request, ako rin na nag-request sa kanya na ako rin mag-i-interview na sana pagbigyan mo ako mag-i-interview sa'yo. Total, isa ka na mga item na malaking item dito sa industriya. Sino pa nga bang aking tinutukoy? Eh, nasan ba kayong channel? Nasa Aiko Melendez YouTube channel po kayo. Natural, ang may-ari po ng YouTube ang ating kapapanayamin, Miss Aiko Melendez. Yay! Hi, Mother! Oh! Oo! Ano, yeah, salamat, ha? Kinakabahan ka pa ba kung ako yung kaharap mo at mag-i-interview sa'yo? Mas kabado ako pag ikaw. Kasi syempre, andami mo alam sa akin. So, alam mo kung nagsisinungaling ako or hindi. Huwag kang mag-alala. Oh, wala naman akong balita sa tungkol sa split up. Wala akong binibreak baga. Kasi ito na lang ako. Oo nga. Oo, wala. Oo. Basta mga ano lang tayo. Happy-happy lang po tayo ngayon. So, Aiko, alam mo marami akong artista nakikita no, na parang yung iba kasabayan mo, mm-hmm. yung iba mas ahead sa'yo mm-hmm. sa industriya, pero napapabayaan nila yung kanilang sarili. So ikaw, ano ang sikreto mo? Bakit yung itsura noon ni Aiko parang yun pa rin ngayon? Hindi tumatanda? Kasi mother, when you grow older, syempre that's the time na kailangan mas alagaan ang sarili mo. Number one, health-wise. Syempre may dalawang anak na umaasa sa akin, single mama ko, diba? Kapag hindi ko tinignan ang kalusugan ko, aanhin ko yung pinaghihirapan kong yaman kung may sakit ako. So that's number one. Number two, I owe it to my audience na to look good on TV whenever they see me. Kasi minsan nangala ko lumabas, tapos pagkita pa nila, hindi pa kaaya-aya sa itsura nila. Uh-oh. So medyo nagigilty naman ako. Kaya nung nag-40 years old ako, mother, that's the time na sabi ko sa sarili ko, papayat talaga ako. So dun ako nag-start. So ano lang yung pwede mong aminin sa amin dito na uh-huh. ipinagawa ni Aiko Melendez or ipina-enhance niya? Kaya nakadagdag lalo pa ng kanyang ganda. Sa mukha, wala talaga, mother. Ayan, sa mukha. Honestly, wala talaga. Sa katawan, yan, aminado ako. Medyo madami tayong in-enhance yan. I went through liposuction, tapos nagkaroon din ako ng alam mo yung intestine natin, nilagyan ng rubber band, lap band ang tawag dyan, ganun din ako. So parang yun, kung ipaiintindi natin ito kaalintasin, o ito yung pinaliit mo yung bituka mo. Yes, para yun lang ang mapaglalagyan ng pagkain, yeah, busog ka kaagad. Yung food intake mo, onti lang. Ah. So parang pagka na-achieve mo na yung weight na gusto mo, yun na lang ano, kasi sanay na ang tiyan mo eh. If you go beyond that, ilalabas ko siya. So kahit gaano kasarap yung mga pagkain, hindi napaparami ang iyong kain? Hindi na, kasi na-train na yung tiyan ko, mother, na I can only eat that much. Kasi if I go beyond that, isusuka ko siya, mother. So para hindi na ako umabot sa suka levels, alam ko na oops, hanggang dito lang ako. So tikim, portion talagang ginagawa ko. Yung iba namang mga kababaihan, mm-hmm. ang rason nila kaya sila sobrang nagpapaganda eh para hindi sila ispitan, hindi tumingin sa ibang babae yung kanilang kasintahan. Mm-hmm. Ganun din ba yung mindset mo? Hindi, mother. Kasi naniniwala ako in all form, shape, kung gusto mong babae ng partner mo, mambababae yan. Tignan mo nga sa Hollywood, mother, di ba? Lahat sila magaganda na, pinakamaganda na sa mundo, and yet meron pa rin third party, di ba? Kasi wala sa itsura or shape yan eh. It's more of, I have to do this for my
myself. Kasi half of my life, I've been doing it for other people eh. Laging, kailangan ko maging maganda kasi yung jowa ko, maganda ang katawan. So napagod ako na parang, teka nga muna, ba't ko ba ginagawa para sa kanya? Dapat para sa sarili ko. Uh-huh. Dahil kung meron namang magiging feel good about myself, it's myself, not uh-huh. them, diba? Uh-huh. Secondary na lang yung partner. So yung si Luzan, sa pagitan ninyo ni Congressman J. Congo, sa edad nyo yan, may mga silusan pa. Very light na lang. Hindi na yung kagaya dati yung pagkutumatago si mother. Ito na naman. Kasi may pagkasiloso talaga si Kong J, di ba? Nung umpisa namin, yung first 2 years, ayan talaga yung talagang para kami high school. Na parang nagsisplit. Tapos pag kami hindi maganda sa suot mo, awayin ka ngayon. Siguro mas secured na kami sa relationship namin kasi 6 years na kami together. Na-build namin yung trust. Yung foundation namin ngayon is built on trust and respect. So may tiwala na talaga. So, Ike, 6 years na kayo. So, si Aiko mahilig dun sa feeling niya ito na yung lalaki. Ito na yung forever ko. So, madalas din siyang napapakasal. Kasal ka kay Jo Marie noon, uh-huh. naanal. Kasal ka kay Martin GK, naanal. Right. Mm-hmm. Ito ngayon, 6 years na si Aiko, bakit hindi pa siya kasal? Natuto na rin ako, mother. It's mm-hmm. not that I'm saying na hindi si Jay ang tamang lalaki para sa akin because 6 years is 6 years. Like now, di ba, mother, time is fleeting, di ba? Napaka-iksi ng oras para sa atin. Ang 6 years, mahaba na yan. Siguro ang sagot ko is, kung darating siya. Hindi naman ako hihindi. Kaya lang, gusto namin ayusin yung mga parte ng buhay namin na dapat ayusin. Hmm. And sa parte ni Kong J, ayos na. So, ayoko naman manggaling din naman sa akin na, kailangan magpakasal tayo. Gusto ko, if it will happen, it will happen sa natural course of life. So, you're just waiting for the marriage proposal? Could be. And it might be a sign also from the Lord, di ba? Na, masyado ka nagmadali doon sa dalawa, para namang pangatlo na naman, hindi ka pa ba matututo. So, maghintay ka, kasi God's timing is always the perfect timing. So, baka yan ang inaayon ng Diyos, di ba, na ayusin muna lahat. So, syempre, yung mga anak mo, kumbaga, priorities mo yan, Ikes, di ba? Sila ba ay, alam ko naman, pabor sila, pero gusto malaman ng mga tao kung pabor ba sila sa pag-ibig ng mama nila? Ay, sobra. Si Andre, tsaka si Martina, very close kay Tito Jay nila. We've spent 6 Christmas together, New Year's together, both here and saka abroad. So yung bonding na na-built ni Jay along the way sa dalawang bata is something na makikita ko that binds us together more. Mm-hmm. Kasi nga, close siya sa family ko and likewise, close din ako sa pamilya ni Jay. Kasi hindi naman yun mabibuild overnight, di ba? So it takes time. And I think now, nasa aspeto ako ng buhay ko na ang pamilya niya at pamilya ko ay okay. And whenever you have a fight, I'm sure yung mga anak mo malungkot. Yes, lalo na si Martina. Kasi mother, nung una, hindi talaga gusto ni Martina si Jay. Nung time na medyo younger pa si Martina, dumadalo si Jay sa bahay namin. Hindi niya pinapansin, dinededman niya talaga. As in, dinededman niya. Kunyari, o-offer siya ni Jay na, do you want food? No. What do you want? I'm fine. Ganun lang. One word answer siya. So talagang tinarabaho ni Jay na makuha niya ang loob ni Martina through time. Uh-huh. So ngayon, yung bonding nila ngayon, since pinaghirapan, mas na-cherish nilang pareho. Si Andy tsaka si Jay kasi, lalaki pareho eh. So may common interest na sila. Like, kotse, kung ano. So yung bonding nila, hindi na kailangan paghirapan dahil si Andy mas matanda na kay Martina nung nakilala ni Jay. So ngayon, okay na sila. That's good. Mm-hmm. Pero, syempre, yung iba, di ba parang like, pulse, repel, sabi nila. Taray. Gusto mo yung gano'n? Oo. Tapos, unlike, pulse, attracts. Mm-hmm. Pero, kayo ni Jay, pareho kayong politician. Yes. So, buti hindi kayo nagka-clash, hindi kayo nag-aaway. Nagko-compliment kami, mother. Kasi si Jay, mas matagal na siya sa akin sa public service. I'd like to call it public service, mother. Kasi sa mga ibang tao, ang public service, pinupolitika nila. Dapat ang public service, service to the people yan. Huwag mong haluan ng politika. Sa amin ni Jay, nagko-compliment kami. Kapag laban ko at alam niya na mas kailangan ko ng tulong, andyan siya para sa akin. Pag laban naman niya, there was a time, remember, mother, hindi ako tumakbo noon. Kasi kailangan ko supportahan si Jay. Kasi yun yung time na sobrang daming issue sa kanya. Na through time, nag-prove namin sa mga tao na nagkamali kayo. And then, tama yung tinayuan kong tao. So, nag-give and take kami. Never namin pinag-aawayan yung position namin. Kasi I know when it's his time to shine. He knows when it's my time to shine. Di ba may mga ganong relasyon na insecure yung isa dun sa jowa kasi mas mataas ang position o yung narating o yung mga na-achieve. Diba? Kasi may mga ganong artista
di ba? Buti kayo walang ganun. Wala kaming ganun, mother. Kasi ako, tanggap ko na mas mataas ang posisyon ni Jay sa akin. Congressman siya eh. Like when we're out, I address him congressman. Pag kaming dalawa na nahoy, mali yung ganyan, di ba? Pero pagka public, I treat him with so much respect. Because he earned that title. He worked hard for it. We should give it to him. Sa tingin mo ba sa mga susunod na panahon or eleksyon, kayo ni Jay ay pareho ng congressman? Hindi pa siguro ngayon, mother. Alam mo, gusto kong i-address na yung issue na yan. Hindi, kasi nga, di ba, si Aiko ay isang magiting at isang napakasipag na konsehal sa District 5. Mm-hmm. Siyempre, marami akong mga kaibigan doon na iyong mga constituents. Mm-hmm. Tinatanong nila ako kung tatakbo ba si Aiko Melendez bilang congressman. Kasi pang-congressman na yung kanyang mga babaan dito, yung mga galawan niya dito. Pero we appreciate yung gesture niya, yung performance niya, yung pagsisilbi niya sa amin. Kaya hindi ko alam ang sagot. Mm-hmm. So ano ba, Aiko? Mother, eto lang. Di ba pag pumasok ka sa isang bagay, whether be bilang artista ka or bilang public servant, di ba kailangan magsipag ka? Doon ako nagtataka sa mga taong medyo hindi nila naiintindihan. Sabi ko nga, my loyalty will always remain to my district and to Mayor Joy. I spoke to Mayor Joy already. I made my promise that I'm not going to run for Congress because may sinusuportahan siya. And she's so sad na parang nagiging kasalanan ngayon yung maging masipag. Kanina yung kasalanan? Sa mga hindi na ako magpapangalan, mother. Sa district namin, may mga talks na tatakbo daw ang Congress, maglalaban-laban kami. Hindi eh, kasi umentor ako ng public service, hindi para magwatak-watak ng grupo. Dapat mag-unite kami kasi mahalin namin ang District 5. Dahil, di ba, kunyari, mabawasan ang trabaho ng kung sino man ang elected dyan, dapat matuwa. Dahil magtulungan kayo, dahil magbe-benefit dyan ang District 5. So, kung kasalanan maging masipag para pagbintangan nila ako, tatakbo ako sa higher position, eto na po. Hindi. I will seek for re-election as a councilor of District 5. Sana mabigyan pa ako ng isang pagkakataon ng District 5 kasi mas madami pa akong gustong gawin at tapusin sa district ko. Mahirap yan, ang sasalita ka ng tapos. Baka merong tulak mula sa mga constituents mo to run again, for a higher position. Mother, my loyalty will remain to my district, District 5, and to Mayor Joy. Kung anong masabi ni Mayor Joy along the way and my district, which is District 5, kung sila na magtulak, syempre ibang usapan na yun. But if you were to ask me today, and if elections were held today, I'm going to run for councilor. Dapat maging tamad ka para magustuhan ka ng iba? Siguro hindi ko alam. Hindi, kasi yun din ang aking impression sa ibang politicians. Mm. Parang mas tinatrabaho nilang tamarin yung kalaban nila kaysa sipagin. Mm. Kasi nga sila tamad. Hindi, totoo. May mga ganyan na politicians. So, hindi mo ba kayang bawasan ang performance mo? Kasi mas binavalue ko, mother, yung effect ng ginagawa ko. Para lang i-please sila. Hindi ko gagawin yun, mother. Kasi tumakbo ako at pinagkatiwalaan ako ng District 5. Hindi para sa mga taong to. Tumakbo ako para magsilbi sa constituents ko. So what matters to me is kung ano yung change na buhay na nabibigay ko sa kanila sa galawang ito. Kasi hindi ako politikong tao, mother eh. Kasi ang politikong tao, ang niyan, laging iniisip niyan, paano papogiin ang pangalan niya. Ang public servant, kailangan nandun siya sa baba, sa grassroots. Kasi hindi mo naman makikita kung anong kailangan ng tao kung mismo hindi ka bababa sa level nila, di ba? Ang nakakalungkot lang sa politika natin ngayon, politika na nga, pinupolitika mo pa. Sana huwag ganun kasi buhay ng tao natin ang pinag-uusapan dito. Kaya kanila binotot nilagay dyan para mayroon kang pagbabagong mabigay sa buhay nila. Palagay mo, sa sinabi mong hindi ka tatakbo for a higher position, mapapanatag na loob ng mga ayaw sa kasipagan mo. Sana, mother, di ba? Again, kung hindi kaya ng konsensya nila na masipag ako and tingin nila threat ako, pasensya. Pero hindi ako titigil sa pagiging masipag. Kasi again, I will go back to the main reason kung ba't ako pumasok sa hindi para magpapogi at pagandahin ang pangalan ko. Pumasok ko sa public service kasi gusto kong meron akong change na magawa sa mga buhay ng taga Distrito 5. Ang decision mo sa politics, depende sa magiging decision ni Mayor Joy? Kung anong gusto niya for you? Yes, mother. Kasi okay, gusto ko lang sabihin iparating to.
si Mayor Joy, walang pinakitang kundi kabutihan para sa akin. Puro magaganda. Alam niyo naman na tumakbo akong independent, di ba? But during campaign, ang hindi alam ng tao, tumutulong si Mayor sa akin ng patago. Because nagkaroon kami ng agreement na hindi man ako sa linyada ni Mayor Joy, pero hindi ako against kay Mayor Joy. Kumbaga sinusuportan ko dahil siya ang gusto ko maging mayor. So siguro na-appreciate ni Mayor yung gesture kong yon na nakitaan niya talaga na monitor niya na siya talagang sinusuportan ko. Nung naupo ako, gusto niya ako sa lineup niya finally. So may isang slot ako ngayon under her leadership. Nakita naman natin na sa pamumuno ni Mayor Joy, 200 plus na ang awards niya. Oo nga. Sobrang siya yung most awarded mayor in the Philippines. Oo nga. Both here and abroad. Yung pagiging masipag ni Mayor, nakakahawa yun para sa amin. Kasi pag yung boss mo napakasipag, nakakahiya na hindi ka magtrabaho. Konsensya mo naman yung boss mo inaabot na alas 8 sa City Hall. Minsan ganyan si Mayor Joy, workaholic. Tapos ite-text mo yan. Di ba syempre ang hawak ng buong Quezon City, 4 million na tao ang hawak niyan. Everyday, iba't ibang problema yan. Mag-text ka, hindi lalampas ang isang araw na hindi ka niya sasagutin. So paano ka hindi susunod kapag may pinakiusap sa'yo si Mayor? Kaya doon ako nanggagaling, Mother, na malaki yung utang na loob ko kay Mayor Joy. Kaya kung saan ako gusto ni Mayor Joy, again, my loyalty remains for my district and to Mayor Joy. Whatever she thinks na mas best sa akin, yun ang susundin ko. Ano naman ang take o yung masasabi ng mga anak mo ngayong ikaw ay nasa public service at yung iba ay hindi gusto yung kasipagan mo? So natatakot ba sila for you? Oo. Kasi Mother, pagka bumababa talaga ako, hindi ako namimili ng tao eh. As a person, Mother, very touchy ako. Very malambing ako. Inaakap ko, lalo ni mga senior citizens. And then pag may problema sila, bumababa talaga ako. And sometimes, my kids, of course, hindi mo naman maalis sa kanan. They fear na, syempre ako na lang meron na mother eh. Single mom ako eh. Iniingatan nila yan. Sabi niya, Mom, mag-ingat ka rin na baka may nasasagasaan ka rin along the way sa mga galaw mo. Sabi ko, I'm covered with the love and protection from God. Kasi pag mabuti ang ginagawa mo, Mother, kung ang normal shield lang ng isang tao is times one, kapag naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ako sampu yan eh. Mamatay man ako in line of duty, at least alam ng district ko, may ginawa ako para sa kanila. At hindi ko lang ginamit yung pagpapapogi para sa kanila. Maraming gustong alamin mula kay Aiko yung reaction niya dahil finally si Jomarie Villana, your ex, ay kasal na kay Abby Viduya, mm-hmm, kay Priscilla Almeda. Yes. So, binati ba ni Aiko si Jomarie through text or through your son, Andre? Alam mo, Mother, hindi kami okay ni Jom. Hindi kami in speaking ngayon terms. Yeah. 7 years na. And, our lives are more at peace nang hindi kami nag-uusap. Because there are relationships that needs na siguro magkahiwalay na lang. Better kung magkasama kami, mag-aaway kami. But believe me when I say, Mother, wala tong halong show business agot. Masaya ako para kay Jom at Abby. Bakit? Kasi umabot na ako sa punto ng ilang taon na ang lumipas. Nakakatawa lang minsan pag nakakabasa ako sa Instagram na kunyari may pinupost ako, "Uy, Jomarie, parang ang luma. Ayaw nyo ba mag-move on? Parang ba? Nagka-COVID na pandemic, ito pa rin Jomarie." Parang hayaan na natin, ibigay na lang natin kay Jomarie at Abby itong happiness na ito. Because, getting married is a blessing. Kagaya nga sa sabi mo, every day is a blessing. Getting married also and finding the one that you love and that you want to spend your whole life through with is also a blessing. So let's be happy for them. Totoo yan, Mother. Sasabihin nila na kaplastikan, hindi po. God knows na masaya ako para sa kanila. May kwento ba ang anak mo tungkol dun sa kasal ng kanyang ama? Nagpakwento ka ba? Hindi. Kasi ayoko na magtanong-tanong kung mm-hmm, diba? Dapat i-enjoy nilang yon kasi moment nila yon and bonding ng anak ko yon. Kasi dun mo ako makikita kung paano ko bilang ina, Mother. When it comes to quality time nila sa mga ama nila, I do not ask. I do not oblige them to tell me kung ano nangyari. Because yun ang time lang nila para sa kanila. Sa kanila na yun. Pag gustong i-share ni Andy sa kanila din, makikinig lang ako. Isa sa mga nagustuhan ko kay Aiko, bilang nanay, parang wala akong narinig na binakbakan mo o siniraan mo yung mga tatay ng anak mo sa mga anak mo. Pero yung ibang mga nanay talaga sasabihin nila yun kung gaano kasama o ka-irresponsable yung tatay nila. So bakit ganun si Aiko?
Because I always believe that there's dignity in silence, mother. Na yung buhay naming mag-iina, si Andre at si Martina, I raised them, ginapang ko yan. There are sleepless nights, merong mga time na talaga yung rock bottom ang buhay ko. Ginapang ko yung dalawang yan. At kung ano man yung sakit na dinanas ko along the way, tanggap ko yon. Kasi nga, inako ko yung responsibilidad na dapat sa mga tatay nila. Kasi when I took that responsibility, mother, na magiging tatay at ina ko, dapat handa ko rin tanggapin kung ano yung responsibilidad. Hindi na para bakbakan ko sila sa pagkukulang nila kasi it won't change anything eh. Mother, kung sabihin ko, yung mga tatay nyo ganito, ganito, may magbabago ba? Wala naman, di ba? So waste of time and waste of energy. And ayokong magbago ang tingin ng mga anak ko sa tatay nila. Bakit? Kasi hahayaan ko na lang sila ang makakita nun. Ayokong sa akin manggaling. Kasi kahit na mabalibalik ta rin ang mundo, mother, gigising at gigising sila sa bawat umaga at bawat gabi ng buhay nila na tatay pa rin nila yan. Ayokong makikita nilang may ano, kasamaan sa mga tatay nila. So, katulad nung ano, sustento sa mga anak mo, nung mga bata pa sila. Mm. So, may tipong nangungwenta na, oh, hati tayo sa ganito, hati tayo sa ganyan. Hindi. You did not oblige them before? No. Kaya nga siguro, there was a time na dumaan ako sa butas ng karayon. Hindi alam ng mga tao yun kasi nga, may mga parte sa buhay ko na I just choose na maging privado dahil para protekta ng mga anak ko. There was a time na umabot ako na talagang di ko alam kung saan ako kukuha ng pang-tuition ng mga anak ko. Kasi nga, single mom eh. And then, mommy ko na sa akin. So, kailangan yung front ko sa mga anak ko laging. Kaya ko yan. Kunyari, next week ang due. Siyempre, private school sa mga anak ko dahil nasanay naman sila nung kami pa ng mga tatay na okay yung mga buhay namin. So, nung humiwalay, kailangan ko habulin yan, mother. Umabot din ako sa iyo. Oh my God. Alam mo yan, mother. There was a time na, mother, baka may extra ka. Baka pwede ikaw muna sa inaanak mo. Kaya nga, di ba, naging trending dati yung usapan natin na mas totoo ka pang lalaki kaysa sa mga totoong ano, di ba? Kasi nga, there was a time talaga, hirap na hirap ako, pero kinaya ko dahil mahal na mahal ko mga anak ko. And ayokong dumating yung punto sa buhay na pinagkait ko yung pagkakaroon ng magandang edukasyon sa dalawang anak ko. Kasi nga, hindi ko na nga nabigay sa kanila yung magandang kumpletong pamilya. Ito pa bang magandang edukasyon? Pipiliting kong lampasan lahat ng hirap na yun para sa kanila. Hindi mo na-imagine na kaya mo pala yun? Oo nga eh. Alam mo, mother, ngayon ko na naisip yun. Nakaya ko pala. At kinakaya ko hanggang ngayon ha. Kasi si Martina, private school pa rin. Mag-isa lang naman din ako. So, kinakaya ko lahat yun. Siguro, ganyan din ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan. You know, He's really there to provide. And lalong-lalo na nung naging Christian ako, mother, nakita ko talaga yung value na there is God. Pinaramdam niya yung maraming beses na yung presensya niya na nandyan lang siya para sa akin. Tinatapik niya ako na, anak, kaya mo yan. Kaya mo nang pasen kasi simula bata hanggang ngayon na I'm turning 48 in the coming days. Pag nalaman mo yung mga pinagdaanan ko, mother, mula nung bata hanggang ngayon, paano nasabi mo, paano mo nga nakaya yun? Eh kasi by God's grace din. Was there a time na nakita ng mga anak mo na umiiyak pero wala silang magawa to comfort you? They know when I'm sad. Mm-hmm. They know when I'm lonely. Uh-oh. They know when I'm happy. But hindi ko na dinidetalye sa kanila kung anong pinagdadaanan. Lalo na si Andre, kasi there was a time si Andre, sobrang tahimik yung inaanak mong yan, mother. He doesn't voice out. Then I talk to him, sabi ko, anak, bakit hindi mo sabihin sa akin yung nararamdaman mo? Sabi niya, mom, kasi alam ko nahihirapan ka. Pag sinabi ko pa yung nararamdaman ko, mas mahihirapan ka. Doon ako that struck me, na parang naapektuhan na yung anak ko. Dapat hindi nila makita na ganito ako. Kaya from then on, sabi ko, hindi ko papakita kung ano. Pag hindi ko na lang talagang kaya, that's the time na sabihin ko, anak, 1 hour lang ha, may pinagdadaanan si mama. Tapos babalik ako sa kanila, okay na ako. Ano yung madalas na marinig mo assurance from your kids tapos doon ka humuhugot? Grabe ka, no? Oo nga, ikaw siguro yung pinakahari ng pampapaiyak kahit iba yung setting natin ng upuan. Ano assurance na ibinibigay nila sa'yo? Na, I'm still the best, mom. Kasi trophy yun para sa akin, mother, na sabihin ng mga anak ko na, mom, kung mabubuhay sila ulit, ako pa rin yung pipiliin ng nanay. Parang sa akin, mother, na ano yun eh, hindi kaya bilhin ng anumang tropeyong nakuha ko sa acting o anuman na narating ko sa politika kasi buhay ng anak ko yan. Kaya sobrang thankful ako dahil at least may nagawa akong tama sa buhay ko at yun yung palatihin ng nasa tama na may takot sa Diyos ang mga anak ko. Si Martina, that since babae din siyang tulad mo, mas nakakapaghinga ka ba sa kanya?
may mga bagay, oo, na nakakapag ano ako sa kanya, mas nakaka-relate siya kasi pareho kami yung babae. Si Andre naman din, since he's of age, he's 25, may mga issues na mas naiintindihan ni Martina or ni Andre. Pareho eh, kasi mas nakakausap ko pareho ang dalawang anak ko eh. Wala akong tinatago sa mga anak ko. Kasi gusto kong dumating ang time na kapag may narinig sila sa baba na chismis, alam nila kung paano nila ako pagtanggol dahil nauna na ako magsabi sa kanila. Lalo na kapag totoo ang isang bagay and then may pagkakamali ako sa puntong yon. Una ako na sila na nagkamali ako anak kasi hindi naman ako perpekto. Para pagkaharap nila sa taong yan at dumating yung chismis na yan, alam nila kung paano ako pagtanggol. Kasi I do not lie to them. Minsan ang mga bata may mga inggit na bakit sila kumpleto, kami hindi. Ano yung assurance na binibigay mo lagi sa kanila? Na hindi ako mawawala, mother, kahit anong mangyari. Nakakayanin ko yung hirap, lahat ng sakit, para sa dalawang anak ko. At higit sa lahat, mother, hindi batayan ang pagiging kompleto ng isang pamilya para mapasayo ko yung dalawang anak ko. Kasi, tiniis ko lahat ng sakit mula bata, pagkabata. Inaako ko yung responsibilidad ng pamilya ko. Na alam kong hindi naman dapat, pero hanggang ngayon, inaako ko kasi yun ang kaligayahan ko, mother. Siguro yun ang gift ko, gift of giving, na mahuli na yung kasiyahan ko, basta napapasaya ko yung mga tao. Yun ang nagpatapang sa'yo. Mother. Alam ko po yung mga pinagdadaanan ni Aiko, minsan pinagagalitan ko siya. Minsan hindi ko naman sabihang, tanga ka. Pero mas nananaig sa kanya na, hayaan mo na kung ganun sila, basta hindi pa rin ako magkukulang bilang nanay sa mga anak ko. Hindi ba nila na-hate ang dad nila talaga? At some point, because nakikita nila yung paghihirap ng mami mo. Hindi, kasi sinasabi ko sa kanila, naintindihin nyo nalang baka may pinagdadaanan din sila na along the way, kailangan natin intindihin na lang. Kasi ayokong manira ng kapwa, mother. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, babalik ako dun sa logic ko na may magbabago ba kung sabihin ko to. Hindi ba mas madadagdagan lang yung sakit ng mga anak ko kapag dagdagan ko pa ng pananakit na gawa ng ibang tao? Hindi ba dapat solusyon ang kailangan ng mga anak ko? And that's yun ginawa ko. Meron ba one time nakarinig ka from the respective fathers of your kids? Thank you, Aiko. Buti na lang ikaw ang nanay nila. Para kay Martin, meron. Kay Jom, siguro walang pagkakataon. But again, hindi ko naman kailangan ng validation from them. What's important for me is yung thank you na nanggagaling sa anak ko. Kasi yun naman ang mahalaga. Nakakasakit lang minsan, mother, yung pag nagbabasa ka ng social media na kung kailan tahimik na yung buhay ko, binabalik nila na, yan naman, si Aiko, dalawang failed marriages. So, ganitong klaseng tao. Sana alamin muna nila yung pinanggagalingan ko din, mother. They can tell me, they can hate me for all they want, but they can never discount the fact na mabuti akong nanay. And yun ang importante at magiging ticket ko in case one of these days. Kasi we don't know, life is fleeting, diba? Pag umakit ako sa langit, anong sasabihin ko? Naging mabuti akong anak at naging mabuti akong ina. Hindi man ako naging mabuting asawa sa paningin nila, pero walang makakasumbat sa akin kung paano ako naging mabuti sa kapwa at sa mga anak ko. Yung mami mo, si Mami Elsie, nakarinig ka ba sa kanya na, anak, napapagod ka na ba? Oo, at hindi rin siya napapagod na magpasalamat sa akin. At sinasabi niya, anak ko, hindi dahil sa'yo, hindi maganda ang buhay natin. Kasi, imagine mo naman, mother, bata ako. Nakikitulog kami kung saan-saan, di ba? Tulog kami sa ilalim ng hagdan. Nagkagalis ako. Kung saan-saan bahay kami nakikitira. Wala kami sariling bahay. Kaya nga sabi ko nung nag-artista ako, Mama, one of these days, bibigyan kita ng bahay. Bibigyan kita ng magandang kotse kasi ayoko na maranasan mo yung hirap na naranasan mo. Kasi nangungutang ang nanay ko para lang masend ako sa private school. Kaya nga nung nag-graduate ako ng college, mother, di ba? Laki talaga ng tuwa ko kasi yun ang pangarap ng nanay ko na at least yung bahay na bigay ko na, yung mga kotse na bigay ko na, etong diploma, eto na yung pinaka-greatest gift ko sa nanay ko. Sayang lang, hindi nakita ng tatay ko, si Daddy Danny, tsaka ng papa ko. Pero yun ang pangarap nila kasi isa-isa, tinupad ko yun. Kasi yun ang pangako ko dahil marunong ako tumupad ng pangako. Pag sinabi kong pagbubutihin ko, gagawin ko lahat para pagbutihin ko. Ito na, isa-isa na ginagawa ko. Ano sabi ng mami mo nung nakagraduate?
Sabi niya sa kanya, anak, I'm so proud of you kasi you have everything. Sabi niya, maayos ang buhay mo with Jay, maayos kang nanay, and then yung pangarap ko na makatapos ka ng pag-aaral, binigay mo pa rin sa akin kahit ganitong edad. Kasi nga, yun nga naniniwala ko, mother, walang pinipiling edad, basta edukasyon ang pinag-uusapan. Tapusin niya yan. At ano naman ang sabi ng mga anak? Oh, alam mo, mother, priceless yun. Di ba, kausap kita sa phone nun, mother, umiiyak ako nun sa'yo, di ba? Sabi ko, mother, nung inaabot ko yung diploma sa dalawang anak ko, ang aga-aga kasi, we have to be in PICC by 6 a.m. So, 5:30 pa lang, gising na kami mga bata, and then nandun kami ng 6. Natawag ako, mga 8:30 ng umaga, binibigay na yung ano. Nakikita ko sila from afar. Sobrang pumapalakpak sila. Tapos, unang inabot ko yung diploma. So, sabi ko, mga anak, yung gusto kong matapos kayo na pag-aaral ngayon, hindi niyo na ako pwedeng balikan na, ba't namin kailangan tapusin to? Eh, ikaw nga hindi tapos. Ngayon, wala na kayo rason. Buti na lang ang mga anak ko talaga, mother, masisipag mag-aral. Kaya ngayon, tatlo na kaming, hopefully si Martina, 1 year na lang college na. Sa kandakilang ina. Thank you. I think that's the sweetest compliment ever. Di bali na may masabi sila sa pagkatao ko. Pero, yun nga, babalikan ko yung dun sa mga, hindi ko naman mapaplease lahat yan eh. Yan naman yung lagi lang pinambabato sa akin eh. Pero ang pambabato ko lang sa kanila, pagmamahal. And walang makaka-question sa akin kung paano ako bilang isang ina. At hindi ako marunong mang-apak ng tao. Lagi, di ba, mother, siya sabi ko yun sa mother, ganito sa district ko, mother, ganito. Ganti tayo, hindi. Kasi naniniwala ako na sa bawat puso ng tao, may kabaitan. There's kindness in everyone. So I'm still hoping that they see the kindness in me. Itong nalalapit mong kaarawan, Ike, sa December 16 ay birthday mo na. Ano lang hiling mo? Malakas sa pangatawan, mother. Yun talaga una. Kasi maraming umaasa sa akin. So, andyan na yan, nadagdagan pa yung district ko. So, kailangan ko maging matibay para sa kanila. Kasi hindi ko na lang buhay ang pinag-uusapan dito. Kundi buhay ng mga anak ko, buhay ng Distrito 5, at buhay ko privado kay Kong Jay, at bilang anak sa mami ko. May kulang pa ba? Siguro yung ano, darating naman tayo dyan, naniniwala ako. Malapit na rin, naamoy ko na rin na kakasal din ako. And I think si Jay, I found my peace kay Jay. In a life, there's so much noise, mother, di ba? I've said this, nahanap ko yung katahimikan kay Jay. So, alam ko naman, doon kami papunta. Siyempre, yung iba, tinatanong din. Si Aiko ba ay kinuha na ng politics? Di na ba namin makikitang bilang actress si Aiko? Manager kita, mother. So, doon ka papasok, di ba? Hindi ko pwedeng iwan ng pag-artista, mother. Bakit? Kasi alam mo naman yung kikitain ko dyan, pantutulong ko din sa District 5. And alam mo yun, mother, nakaatado na tayo next year. May mga projects na tayo nakalatag. Hindi ko palang pwede sabihin. Pero bilang si Mother OG, ang manager ko, inayos na yung next year ko na puno ako ng schedule. Hindi ka pa rin inako ng politika? Ay, hindi. Hindi kasi pwedeng nakawin ng public service ang pag-aartista kasi nasa puso ko rin, syempre, ang show business. Dahil dyan naman din ako nakilala at yan din na naging daan kung bakit ako napasok sa public service. Anong gusto mo sabihin kay Aiko ngayon? Hindi pa tapos ang mission ko, mother. Pero nasa tamang daan ka ngayon. So, keep it up. Keep fighting the good fight. I'm sure. Pinanonood ito ng mga nanay. Hinuhugutan ka rin nila ng lakas. Ano naman yung mensahe mo sa mga single parents? Huwag silang susuko kasi darating ang oras na feeling nila end of the world na saan tayo kukuha ng pang-tuition, ng panggamot, pag na-ospital. There's always silver lining to everything because yung nakikita mo na at the end of the day yung mga anak mo ay maganda at maayos ang buhay, yan ang trophy mo sa buhay mo bilang isang ina at bilang isang single mom. Hindi mo dapat kahiya kung ano man ang pagiging dahilan kung bakit ka naging single man. May rason ang Panginoon kung bakit ka naging single mom. Kasi mas mapapabuti ang buhay ng mga anak mo dun sa pagiging nanay. Thank you. Thank you, Mother Olson.